Hello mga construct, welcome ulit sa Axel Engineering. Papatuloy ulit tayo ngayon sa ating topic sa productivity rate. Kaya ngayon ang ating pupunin naman ang productivity rate ay equipment. So bago ang lahat, subscribe, like, share. Okay, ang topic natin ngayon ay how to use productivity rate. So, ang napili kong aparato na gamitin natin ay ang backhoe, tinatawag na excavators. Ang excavators ay ginagamit sa mga malalaking gukay, tulad ng trenches, at saka bulk excavation sa mga malalaking foundation ng building na larguan ng gukay. Ang napili kong brand ay ang Komatsu brand, PC series. Ito yung panimit ng naranasan kong gamitin sa mga naging projects ko. Saan ako na-involve. So, ang ating konsentrasyon ngayon sa kanyang espesifikasyon ay yung bucket size. Sapagkat dito lahat magmumula ang lahat ng ating estimate lalo sa pagkuhan ng productivity rate. So, ang PC60 na 1/4 cubic bucket ang kanyang description ay siya ay mayroong 0.3 cubic meter na bucket size, bucket capacity. Ang PC100 ay meron siyang 0.5 cubic meter capacity, ang PC200 at PC250 at ang iba pang mga sizes. So ito yung mga common na ginagamit sa construction. Pero may iba pang brand ng mga backhoe. Ito lang kasi yung naging malimit kung nagagamit na counter ng mga pangbukay. At bukod dito sa specs niya, marami ka pang dapat alamin din sa pagbuwan ng specs ng isang excavator. Since ito lang naman ang kailangan natin, yung bucket size, dito lang tayo mag-focus. Okay, before na mag-derive tayo ng productivity rate, mag-a-assume muna tayo. So, ang unang assumption ay ang rate of work. So, sa karanasan ko, ang ginagamit ko is 1 bucket per minute. Pwedeng mas malaki dyan o mas maliit. Sa akin, safe na ito. 1 bucket per minute ang kanyang rate ng excavation. So, meron din akong assumption na 70% efficiency per hour. Kasi hindi naman sa buong isang oras kukay ng kukay yan. Lumilipat yan ang tayo, nakakapkap yan, nag-i-stockpile yan. So, mga 70% lang yung talagang efficient na nagatakot niya sa loob na isang oras. Okay, using PC60 as an example, kung i-apply natin ngayon, mag-derive na tayo ng productivity rate ng P60. So, 1 bucket per minute, ibig sabihin yung 0.3 cubic meter per minute. Ngayon, kung i-apply naman natin yung second assumption na 70% per hour, ang mangyayari is 0.3 times 60. Saan galing yung 60? Yung 60, 60 minutes per hour. Ngayon, times mo sa 70 dahil ang ating assumption ay 70% na yung efficiency. So, ang kanyang magiging productivity rate base sa ating assumption ay 13 cubic meter per hour. Yun ang kaya niyang kukain. So, ngayon, i-apply natin itong productivity rate. Meron pa yung problem ngayon. Ang problem natin ay how many days will it take for a PC60 excavator to complete an excavation job? 1,000 cubic meters of medium to hard soil. So, ilang araw daw makakahubay ang P60 ng 1,000 cubic meters ng medium to hard soil. Pag sinabi ng description mo ay medium to hard, ito yung matigas, may katigasan ito. Kasi pag hard na, yan ay mga adobe, yung mga talagang bato-bato na. Ito naman, medyo mabato. So, pag beginner ka, mas maganda nga ang assumption mo lagi is medium to hard. Para nasa gitna ka lang. Kasi may mga pagkakataon na soft. Pag soft naman, medyo yung clay soil, maputik yun. Kahit mas mas mataas ng konti ang efficiency mo roon. Pero siguro later on na lang natin i-discuss yung mga ganun description. Sa ngayon, ang assumption natin ay medium to hard soil. Ito yung kalimitan naman makikita mo sa mga panagkukonstra ka. Makikita mo sa itsura ng ating mga example dito. Yan ang mga lupa na medium to hard. Hindi naman siya sobrang putik.
okay, tuloy natin ngayon. So, problem, how many days will it take this excavator to complete a 1,000 cubic meters of excavation job? Okay, so ang solution eh, ano, ang given condition muna dito sa solution, solution natin, ang given condition natin muna ngayon is, kapag nag-ukay ito, hindi siya dadalhin sa malayo. So, hindi natin i-consider yung travel time. Ngayon, kung ang case nyo ngayon ay dadalhin sa malayo, doon siya itadam, at talagang pupuntutin niya. Pero sa ngayon, ang example ko is, wala tayong consideration ng travel time. Ang assumption natin is, yun lang siya nilalagay sa malapit. Kung i-haul out man siya, sa malapit lang. So, hindi issue yung travel time. So, kaya directly, ang ating productivity rate ngayon is volume nilang overtime. Walang hauling time, okay? So, kung isa-substitute natin lahat, yung mga naging given natin, at P is 13 cubic meter per hour, at saka yung 1,000 cubic meter na nag-given volume. So, ang productivity rate equation natin yan is 13 cubic meter per hour equals 1,000 cubic meter over time. Yung time yan ang hahanapin natin. Kaya pag i-cross-multiply natin yan, apply mathematics, 1,000 over 13. So, ang time is equals to 77 hours. So, yan ngayon ang lalabas ng time. At kung i-convert natin yan sa days, using 1 day, 8 hours, lalabas ngayon na 77 divided by 8 is 10 hours. Pero syempre, base rin sa karanasan ko, balikan natin yung ating assumptions. Yung pangatlong assumptions natin, mag-a-apply tayo ng 20% factor of safety. Syempre, bakit may ganun na naman tayong factor of safety? Kasi may mga, ano nga misa niyan, may mga unforeseen na mga event. Pwede umulan, pwede nga may mga nangyaring mga trouble. Yun, kumbaga parang ano yan, pandagdag na ano na oras para ikaw may allowance. So, huwag mo laging kung ilan ang lumabas, hindi na nakukumpitin mo. Kaya lagi kang meron 20% na ano, na factor of safety. Yan ang contingency. Yan, kung tawagin na ano yung contingency. Mga unforeseen event na pwedeng mangyari. So, yun. So, ang lalabas ngayon, 10 days times 1.2 is 12 days. Kaya pag tinanong ka ng may-ari, at ang napalabas mo ay 10 days, so dagdagan mo siya para safe ka. Kasi katulad ng dating ang minimension ko, ang equipment o anumang mga bagay sa site, kalimita yung rental. So, syempre, time ang kinukonsider niya. Kaya dapat, pag pinagitan mo yan, medyo may palalakihin mo na ang budget. Kasi kahit di mo naman maubos ang budget, let's say matapos niya ng maaga, di, okay. Matutuwa pa lang na may-ari kasi may matitipid siya. Kaysa naman ang budget niya is pang 10 days, pero 12 or 15 days pa ang matatapos. So medyo ano, medyo makasay kaposit. Kaya dapat lagi may allowance. So, ang conclusion natin ngayon, using the same procedure na tinuro ko, gamitin niyo naman yung ibang size, yung ibang bucket size. Then, research niyo rin yung mga ano, mga rental cost at i-compare niyo kung ano na economical. At saka, sa ganitong mga projects na gumagamit ng excavator, lalo na pag nag-mobilize pa lang kayo, sigurado niyo talaga, every site visit, check niyo kung saan pwedeng dumaan ng ano, ang backhoe. Pagkat kami, ako personally, nagkaroon ako ng karanasan na nung dumating niyo yung backhoe, saka namin na-realize, ako pala mismo as bilang in-charge doon sa site, hindi kakasya, walang dadaanan yung backhoe. So, medyo nakakahiya yun sa part ko. Pero yun, naging learning sa akin. At gusto ko rin i-share sa inyo yun. Make sure, hindi mahalaga muna yung, ano, yung mga packet size, estimate. Make sure na pag dumating yan, pati yung howler nyo, kung saan dadaan. At kasi may mga time nung ano, na hindi na naipabisita sa howler. Basta ang tinanong lang is may highway na mapapasukan. So, ang chine-check lang is yung dadaan ng karsada. Pero yung mismo kung saan papasok yung backhoe, i-check nyo rin. Dahil baka mamaya may titibagin pala kayong pader, may titibagin kayong gate, or may iikutan kayong malayong lugar para lang makapasok siya doon sa site. So, aaralan yun. Hindi lang matatapos highway. Kasi ang howler, kalimitan, ibinababa lang yun sa road. Yung mga trailer na sinasakyan ng mga backhoe, binababa lang yun sa road, sa mga kung saan yung access na kaya ibaba siya. Pero, pag-agapagin mo na yan, doon sa loob ng site. Kaya yun ang dapat yung chicken din. Okay? Sana may natutunan kayo sa ating video nito.
tulad ng dati, palagi niyong panoorin at review upang lalo niyong maintindihan ng proseso. So yun lang, maraming salamat.